reaction. Parang naging nakalaya sila sa ganitong klase ng negative na emotions dahil sa inyo. Kaya mahal na mahal kayo ng person nyo. For some of you mga kapiksi, your person truly loves you. As in, to the moon, no? Kumbaga parang ikaw yung naging dahilan para nagkaroon siya ng magandang pagbabago sa sarili niya. Ikaw din yung naging dahilan kung bakit siya nagbago, no? Kumbaga nagkaroon siya ng magandang pagbabago at the same time, siya din mismo nagbago, no? Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So, ito yung feelings ng inyong person, titingnan natin mga ka-Pixie. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwede hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, mga kapiksi. Baka nandun yung energy nyo. So, ito guys, tingnan natin yung energy sa loob ng inyong sitwasyon. So, this is a very positive energy, mga kapiksi. Unang-una, yung level ng self-love nyo, self-concept nyo is maganda. And kapag maganda yung level ng self-concept nyo, mga kapiksi, asahan nyo na maganda rin yung takbo ng relationship nyo because what you think and feel about yourself will also be reflected back to you by your person. Ibig sabihin kung ano yung tingin mo sa sarili mo, kung tingin mo karespe-respeto ka, kaibig-ibig ka, kaaya-aya ka, ganun din ang tingin sa'yo ng iyong person, mga kapiksi. That's why it's very important na alagaan talaga yung inyong self-concept, mga kapiksi. Yung ating self-love subliminal, guys, pakinggan nyo yun, makakatulong yun sa'yo para sa inyo, para maging maganda yung pakiramdam and tingin nyo sa inyong sarili, mga kapiksi. And this, ito guys, dun sa relationship nyo, nakikita natin na magandang maganda yung takbo ng love energy between you and your person, diba? Para kayong pinana ni Cupido sa isa't isa, yan, unconditional love, self-love, worthiness, kumbaga parang feeling nyo, deserve nyo yung isa't isa, mga kapiksi, para kayong pinagtagpo ng tadhana, pinana ni Cupido, mga kapiksi. Alright? Eh nandun din yung sa ano, no? Yung nasa Bible na love is patient, love is kind, it is not boastful, etc., etc. Hindi ko kabisado, sorry. it's true, no? The statement is true sa inyong dalawa ng inyong partner o specific person kasi talagang ramdam natin yung love energy, yung magandang love energy between you and your person. So, dito sa deck na to, guys, tingnan natin yung mga nakapaloob na emosyon, no? Sometimes may mga emosyon na nakatago eh. So, tingnan natin, guys. Pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman ng person nyo, pwedeng nararamdaman nyo parehas. So, tingnan natin mga kapiksi, meron tayong hopeless na energy. Meron tayong free and meron din tayong ashamed. So, meron ditong negative mga kapiksi which is yung hopeless and ashamed and meron din naman tayong positive energy. Pero ito guys, feeling ko nakalaya kayo or nakalaya sila yung person nyo dito sa mga negative energies na to, dun sa energy ng hopeless at saka dun sa energy ng pagkahiya, ganyan. Parang with this free energy, no, kumbaga parang sinasabi dito na nakalaya na yung iba sa inyo sa mga ganitong klaseng emotion by having this, etong energy na to, no, kasi kumbaga parang kayong nakita nyo sa isa't isa yung mga hinahanap nyo for a partner, for a specific person, and para sa relationship. And dahil doon, parang naramdaman nyo yung pagiging malaya from your negative emotions, mga kapiksi. Okay, so malaki yung naitulong
ng inyong relationship para maka-move on kayo, para maka-humaga, para maibsan yung mga negative emotions, which is feeling ashamed and feeling hopeless sa relationship, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Yung iba naman sa inyo, maaaring nararamdaman nyo pa itong mga negative energies na to, or baka sila. So, titingnan natin, guys, no? Dito yan magkakatalo kapag nilatag natin itong spread na to. So, tingnan natin, guys, kung ano yung totoong nararamdaman sa inyo ng iyong partner o specific person. So, shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano magmanifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sama-sama tayo magpayaman ngayon 2024, mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course, guys. Kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, dahil ngayong February ay magbibigay ako ng 200 pesos na discount until February 29, guys. Kaya mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If mayroon kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, Gemini, ito yung energy nyo and ito naman yung feelings energy, mga kapiksi. So, ito na, guys, nakikita natin na angel number 10, mga kapiksi. Check nyo yung ibig sabihin yan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. Pero itong sinasabi natin na hopeless at saka itong ano yun, asan yun, ashamed. Ito yung past energy, ito, mga kapiksi. This is past energy, past emotions, and naging malaya, no, with this free energy. Labas ko ulit. Parang naging malaya yung person nyo or kayo. Pero feeling ko, this is more on your person. Parang naging nakalaya sila sa ganitong klase ng negative na emotions dahil sa inyo. Kaya mahal na mahal kayo ng person nyo. For some of you, mga kapiksi, your person truly loves you. As in, to the moon, no? Kumbaga parang ikaw yung naging dahilan para nagkaroon siya ng magandang pagbabago sa sarili niya. Ikaw din yung naging dahilan kung bakit siya nagbago, no? Kumbaga nagkaroon siya ng magandang pagbabago at the same time, siya din mismo nagbago, no? Kung let's say, for example, dati siyang basagulero or lasengo or babaero or kung ano man. Pwede din sa babae, guys, sa genderless naman ito, unisex, kumbaga. Usually, mas madami lang kasi yung babae nating viewers. Pero you know what I mean. Nagbago siya dahil sa inyo, mga kapiksi. And malaki yung naitulong nyo para sa kanyang emotional healing, mga kapiksi. Okay? Kayo yung dahilan, as in, ganun yung tingin niya sa'yo. Kayo yung dahilan, parang kayong savior niya, parang kayong angel para sa kanya, mga kapiksi. Kaya itong person na to, mahal na mahal kayo. And nagliwanag yung buhay niya dahil sa inyo, mga kapiksi. Kaya malaki, kumbaga parang mahal na kayo ng person nyo at the same time, malaki din yung utang na loob nila sa inyo because you played a very crucial role sa kanya. Para nga kayong savior, no? Ganun yung tingin ng person mo sa inyo. Bumalik yung confidence niya sa sarili. Etong person na to, guys, parang feeling ko, ayan, no? Marami siyang trauma from his or from her past, mga kapiksi. Marami siyang mga negative na experiences, pwedeng sa family din niya, pwedeng sa pagkabata niya, mga kapiksi. And lahat yon parang nagawa niyang mag-heal
maghilom yung mga sugat niya, yung mga child trauma niya, childhood trauma yung mga tawag doon, di ba? Malaki yung naitulong mo sa kanyang pagbabago. And ito, your person truly loves you and adores you. Parang nilalagay ka niya sa pedestal, mga kapiksi. Ganun kakamahal ng person mo. Again, tingin ng person mo sa'yo is para kang savior, para kang angel, mga kapiksi. Kaya, hindi ka bibitawan itong person mo. And feeling niya nandun siya sa tamang direksyon palagi kapag kasama ka niya. Alright? Para kang mapa. Mapa, may guide, no? Ikaw yung nagsisilbing guide sa kanya, mga kapiksi, para lumakad siya sa matinong landas. Kaya hindi ka bibitawan itong person mo. Kapit na kapit ito sa inyo, mga kapiksi. So, yeah. Meron tayong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Baka may fire element sa natal chart nyo, yung person nyo, or baka kayo din. So, yeah. Claim nyo yan, mga kapiksi, very harmonious yung relationship nyo. Mahal na mahal kayo ng person nyo, i-claim nyo sa baba. Mga kapiksi, type nyo, mahal na mahal ako ng person ko, harmonious ang relationship namin, pang forever kami ng person ko. Yan. So, i-type nyo yan sa comment section para talagang maramdaman nyo yung energy na yan, mga kapiksi. So, mahaba ang hair nyo, guys. Para kayong si Rapunzel. Alright. So, comment down below, guys. Ito yung mga relationship subliminals natin, no? Pwede nyo pakinggan para makatulong sa inyong relationship. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.